Muli, magandang gabi po sa lahat. Tayo po yung mag-share po ng Daily Devotion. Nandito na po tayo ngayon sa bilang chapter 10 po. At ang akin pong i-share ay dito po sa chapter 10 verses 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito, ang mga trompetang pila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magpagawa ka ng 2 trompetang pila at gamitin mo ito upang tipunin ang mga tao at ihanda sila sa paglalakbay. Kapag pinatunog na ng sabay ang 2 trompeta, magtitipon-tipon ang buong mamamayan sa pintuan ng tuldang tipanan. Kapag isa lang ang pinatunog, ang mga pinuno lang ng bawat lahi ang magtitipon sa inyong harapan. Kapag pinatunog ang trumpetang para ihanda ang mga tao sa paglalakbay, ang mga lalaki, ang mga lahi sa silangang bahagi ng tulda ay maunang lumakad. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen po. Dito po sa talata ng aking binasa, makikita po natin na inatasan po ng Panginoon si Moises na magpagawa po ng 2 trompetang pila para gamitin po sa mga tao po. At sinasabi nga po doon po sa talatang ito na kapag 2 trompeta po ang pinatunog, ang ibig sabihin po ay mag-iipon po ang mga mamamayan sa harap po ng tuldang tipanan. At kapag isa naman po ang pinatunog na gagamitin, ayun po mga pinuno ng bawat lahi po ang magtitipon-tipon doon po sa harapan. At dito nga po natin makikita na kapag po talaga na tayo ay sumusunod po sa Panginoon, talagang hindi po tayo babayaan. Kita po ninyo yung mga ginagawa po ng Panginoon sa mga taga-Israelita, na si Moses po lagi po binibigyan po nila ng mensahe upang iparating po sa mga mamamayan. Kaya purihin po yung Panginoon, kasi sa buhay po natin na kung tayo po talaga ay naaayon sa kagustuhan, sa inuutos po ng Panginoon, ay makikita po natin yung mga mapapala. Hindi rin po tayo pababayaan. Kaya purihin po yung Panginoon at marapat pong ibigay natin sa Kanya yung mataas na pasasalamat. God bless everyone po. Bye-bye. Ang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po ay mag-share sa ating devotion sa Numbers chapter 10 verse 6 hanggang 10. At paghihip ninyo ng hudyat na kalawa ay magsisisulong ang mga kampamento na nasa dakong timugan. Sila'y hihinip ng isang hudyat para sa kanilang paglalakbay. Dapat pagka ang kapisanan ay magpipisan, ay may mahihihip kayo. Ngunit huwag ninyong patutunugin ayon sa hudyat. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihihip ng mga pakakak at magiging palatuntunan sa inyo magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka makikipagbaka kayo sa inyong lupain laban sa kaaway na sa inyo'y pumipighati, ay inyong ang patutunugin ang hudyat ng pakakak. At kayo'y alalahanin sa harap ng Panginoong ninyong Diyos, at kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway. Gayon, sa karawan ng inyong kasayahan at sa inyong mga takdang kapistahan at mga pasimula ng inyong mga buwan, ay inyong hihipan ang mga pakakak sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin, at sa ibabaw ng mga hain ng inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, at sa inyo magiging alaala sa harap ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 10 verse 11 to 15.
At nangyari sa ikalawang taon ng ikalawang buwan ng ikadalawampung araw ng buwan na ang ulap ay naipataas mula sa tabernakulo ng patotoo. At ang mga anak ni Israel ay nagsisulong ayon sa kanilang mga paglalakbay mula sa ilang ng sinaay at ang ulap ay tumahan sa ilang ng parang. At kanilang pinasimulan ang kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At unang sumulong ang watawat ng kapamento ng mga anak ni Yoda ayon sa kanilang mga hukbo at nangungulo sa kanilang hukbo si Naason na anak ni Aminadab. At nangungulo sa hukbo ng alipin ng mga anak ni Isakchar si Natanel na anak ni Suar. Amen. Mga Bilang, chapter 10, verse 15 to 20. At nanggugulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Isakar, si Nathaniel na anak ni Suar. At nanggugulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Sebulon, si Eliab na anak ni Helon. At ang tubermakulo ay tinanggal at mga anak ni Gersot at mga anak ni Merari na mga may dala ng tabermakulo ay nagsisulong. At ang watawat ng kampamento ng Ruben ay sumulong ayon sa kanilang mga hukbo at nangunggulo sa kaniyang hukbo ni Elisur na anak ni Sader. At nanggugulo sa hukbo na lipi ng mga anak ni Simeon, si Selemuel na anak ni Suri Sadai. At nanggugulo sa hukbo na lipi ng mga anak ni Gad, si Elisap na anak ni Deuel. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makita sa Bilang Kapitulo 10, versikulo 21 hanggang 24. Ito po ang nakasaad. At ang sumunod ay ang mga angka ni Kuhat na nagdadala ng mga banal na kagamitan ng tulda. Kailangan na iayos na ang tulda bago sila dumating sa sunod na lugar na kanilang pagkakampuhan. Ang sumunod na lumakadala ang kanilang bandila ay ang grupo na pinangunahan ng lahi ni Ephraim. Ang kanilang pinuno ay si Elishama na anak ni Amihud. Ang lahi ni Manasi ay pinamunuan ni Gamaliel na anak ni Padazor. At ang lahi ni Benjamin ay pinamunuan ni Abidan na anak ni Gidjoni. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Numbers chapter 10 verses 25 to 28. Finally, as the rear guard for all the units, the division of the camp of Dan set out. Under their standard, Ahiezer son of Ammishaddai was in command. Pagiel son of Ochran was over the division of the tribe of Asher, and Ahira son of Enan was over the division of the tribe of Naphtali. This was the order of march for the Israelite division as they set out. Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 10, verses 29 to 32. Ang sabi po dito, "Now Moses said to Hobab, son of Reuel, the Midianite, Moses' father-in-law, we are setting out for the place about which the Lord said, I will give it to you. Come with us, and we will treat you well, for the Lord has promised good things to Israel. He answered, No, I will not go. I am going back to my own land and my own people. But Moses said, Please do not leave us. You know where we should camp in the wilderness, and you can be our eyes. If you come with us, we will share with you whatever good things the Lord give us. Amen po rin po ng ating Panginoon. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat. At babasahin po namin ang napatagpuan sa Numbers
chapter 10, verses 33 to 36. Sabi rito, the march for 3 days after leaving in the mountain of the Lord, with the ark of the Lord's covenant moving ahead of them to show them where to stop and rest. As they moved on each day, the cloud of the Lord hovered over them. And whenever the ark set out, Moses would shout, "Arise, O Lord, and let your enemies be scattered, let them flee before you." And when the ark was set down, he would say, "Return, O Lord, to the countless thousands of Israel." Rinan din sa pagkabasa ng kanyang salita, God bless you.